Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang reaksyon ni Bob Arum sa laban ni Pacquiao. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So pagkatapos nga po ng laban kahapon ni Josh Taylor at Jose Ramirez, ay nakausap ng ESU si Bob Arum at tinanong ito kung ano ang masasabi niya sa bakbakang Spence versus Pacquiao. Ayon kay Arum mga idol ay okay naman umano na naikasan ng PBC ang bakbakan sa pagitan ni Pacquiao at Spence. Subalit sinubukan niya din daw talaga na gawin ang lahat upang maikasa ang laban ng Pacquiao versus Crawford sa Abu Dhabi. Dahil limpak-limpak umanong salapi ang papasok para sa laban na yun. At para naman daw sa mga taong nagsasabi na bakit ba kasi hindi na lang gawin sa Amerika ang laban ni Pacquiao at Crawford dahil walang duda naman na mas madali doon maikasa at hindi na kailangan pa ng mga big time investors, ay dito po dumipensa si Arum at sinabing bilang isang negosyante ay sa palagay niya masyadong malaking sugal para sa kanya na gawin ang nasabing laban na top rank lang ang maglalabas ng malalaking halaga. Ibig sabihin po ni Bob Arum mga idol ay natatakot siyang gawin sa US ang laban ni Pacquiao at Crawford dahil malakas ang kutob niya na baka malugi ito at imbis na kumita sila ay maging abunado pa. Subalit ganun pa man ay sinabi pa din ni Arum na umaasa siyang kumita ang mega event ni Pacquiao at Spence kasi panigurado daw talagang sumugal ang PBC promotions dito sa napakalaking halaga ng pera. At nang tanungin naman ang batikang promoter kung sino sa palagay niya ang mananalo sa dalawa, ay agad sumagot si Arum na kailanman ay hindi niya aalisin ang pag-asang manalo si Pacquiao. At tama naman si Arum dito dahil ilang beses nang pinatunayan ng ating pambansang kamao na mali ang inaakala ng karamihan sa kanya. Sa kabilang banda naman mga idol ay kung matatandaan natin ay inalis ng World Boxing Association o WBA ang hawak na titulo ni Pacquiao nitong January lamang sa dahilan na antagal na umanong hindi lumalaban si Pacman. Ang WBA welterweight super title ni Pacquiao ay inalis sa kanya at ibinigay ito sa regular champion na si Yordanis Ugas. Kaya naman si Ugas na ngayon ang may hawak ng belt ni Pacman. Subalit ngayon nga po, nakasado na ang Spence versus Pacquiao ay madaming fans na nagtataka at nalilito kung binalik na daw ba ng WBA ang titulo kay Pacquiao. Ito ay dahil kapag sinilip mo sa BoxRec ang information tungkol sa Pacquiao versus Spence, ay makikita natin na paglalabanan nila ang titulong kinuha kay Pacquiao na WBA at ang dalawang belt na kasalukuyang hawak ni Spence na WBC and IBF. Ngunit kung hindi nga po ibinalik ng WBA ang titulo kay Pacquiao, ay tiyak na malaki ang panghihinayang nila na inalis nila ito sa ating pambansang kamao. Sa mga hindi po kasi nakakaalam ay malaki din po ang kinikita ng mga ito paglalaban ng kanilang mga kampyon. Kaya naman ngayon na may malaking laban si Pacquiao, kung saan walang duda na sasabog talaga ang pay-per-view buys, ay walang kikitain ang WBA kasi hindi na sila involved dahil inalis nila kay Pacquiao ang titulo. Kaya naman ang tanging paraan lamang ng WBA upang makinabang sa malaking perang papasok sa bakbakang Pacquiao Spence ay ang ibalik nila ang titulo ng ating fighting senator at mapaglabanan ito. Sa ngayon ay wala pa talagang kumpirmasyon kung binalik na ba talaga ang belt kay Pacquiao. Sadyang madami lang talaga ang nalilito dahil yun ang nakalagay sa BoxRec. So ayan nga po ang latest boxing news today mga idol. Comment down below your opinions at huwag kakalimutang mag-subscribe for more sports talk.